Yung nabili pala namin sa SM, i-share ko na sa inyo yung mahalagang bagay na dapat meron ako. Ayan, yung points na na-redeem ko is nagkakahalaga lang naman ng 2,000 pesos. Sama daw siya guys, sama daw siya kay mama, sama tayo, sama, sama tata, sama tayo, tara na, sama tayo, sama, sama, tata, labas tayo, sama daw siya, sama, sama ko kay mama, sige, wait lang ha, mag-drive muna sa mama, wait lang muna, hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat, time check is 5 PM na ng hapon guys, so, alis muna ako para mag-redeem ako ng aking Malboro Upwards. Ayan. Kasi medyo naipo na po yung upwards ko. So, i-redeem ko ngayon sa SM. Kasama ko si Kring at doon sa likod. Tapos si Kuya Dave ay sunduin lang kami mamayang gabi. Kasi nga, kararating lang din ni Kuya Dave galing nag-bike. So, kami lang muna ni Kring ang aalis ngayon. Ayan, so, may dala pala akong bag. Share ko lang sa inyo, ha? Share ko lang sa inyo, guys. Ayan, may dala akong SM bag. Kasi ang laman nito ay dalawang bag ko. Kasi, iparepair ko siya doon sa, anong tawag doon? Pang repair? Ha? Quickie? Quickie. Doon kasi sa SM, guys, di ba may nag-repair ng mga bags, sapato. So, sayang pa itong bags ko, guys. Ayan, ang sira lang naman nito ay ang zipper niya. Zipper niya, medyo may katagalan na rin siya. Pero sayang kasi, guys, ito ay Lacoste. Ayan. Ito ay katas ng tindahan. Kaya, love na love ko ang mga bag ko. Sling bag siya. Tapos, ayan, Lacoste din, guys. Kaya lang yung zipper, sira na siya. Ayan. Gusto kong papalitan doon sa Quickie. Ayan. So, dala-dala ko ito. Malaking bag ng SM. Okay, so kita-kits na lang tayo mamaya sa SM kasi yung makuha ko sa Upwards ay isa shopping ko. May bilhin kasi ako tapos i-share ko sa inyo mamaya kung ano yung mabili ko, mabili namin ni Kring Kring. Kasi kailangan kasi ubusin yun. Kasi nga, gift certificate yun siya. Kaya kailangan ubusin. So, ito ay iwan ko muna doon habang kami mag-iikot at kami aalis na rin kasi nga hapon na. Okay, so keep on watching guys mamaya sa SM. Bye-bye! Hello guys! Good morning! Grabe, hindi ako nakapag-update agad sa inyo yung mga napamili namin ni Kring galing sa SM kasi medyo madilim na. So ngayon ko na lang i-share sa inyo kung ano yung mahalagang bagay na nabili ko. Mahalagang bagay na binili ko sa aking Upwards points. Ayan, ito yung i-share ko sa inyo. Kung ano yun. So, nakuha ko na pala yung aking bags. Share ko lang din sa inyo, guys. Ayan. So, ang nabayaran ko pala sa pagpaparepair ko ay nagkakahalaga ng 392 pesos. Ayan. 392 pesos. Guys, pinagtatsagaan ko lang muna ang aking bag. Kasi nga, alam nyo naman sa panahon ngayon, crisis. Ayan, di ba? Mahina yung negosyo natin. So, habang pwede pa siyang magamit, ay pagtsagaan muna natin. Sayang din guys, kung hindi ko siya ipa-repair, hindi ko na siya magagamit pa. So, sa halagang 392, naayos na po yung dalawang bag ko, di ba? Ayan, magkuri po tayo ngayon kasi nga matumal ang panahon. So, itong gray ko na bag ay napalitan na siya ng zipper. Ayan, so medyo okay na siya. Iba lang yung kulay ng kanyang zipper, pero at least kahit papano ay magagamit ko na siya. Ito yung gamitin ko guys sa palingki. Pag ako ay mamamalingki kasi, ayan, may adjust siya. So, ayan, pwede siyang ganito guys pag mamamalingki ako. Dito ko talaga siya ilagay sa harapan. Ayan, alam nyo naman sa palingki, maraming mababait. So, ganyan. So, medyo okay na siya ngayon. Pwede ko na siyang magamit ulit. Tapos, itong isang kulay black ko ay sa grocery ko lang ito gamitin kasi medyo okay pa naman siya. So kasi itong gray ko na ba guys ay nabili ko siya 2012 pa. So ilang years na siya ngayon, 9 years na siguro. Ayan, medyo matagal na. Tapos ito, nasa 8 years na siguro siya.
Ayan, okay na rin yung kanyang zipper. Ayan, so pwede ko na rin siyang magamit. Pag nag-grocery kasi ako guys, yung ginagamit ko ay sling bag talaga para safe siya sa ating pag-grocery, di ba? Kuha tayo ng kuha ng item, dapat yung gamitin natin ay sling bag. Minsan lang ako mag-tote bag, yung ganyan, yung ganyang klase na bag kung pupunta ako sa SM or yung mamasya lang kami. Pero pag nag-grocery guys, kadalasan sa ginagamit kong bags ay mga sling bags na ganito. So, yung nabili pala namin sa SM, ay i-share ko na sa inyo yung mahalagang bagay na dapat meron ako. Ayan, yung points na na-redeem ko is nagkakahalaga lang naman ng 2,000 pesos. Ay, medyo malaking bagay na rin yan para sa akin, ang 2,000 pesos. So, ito yung i-share ko sa inyo. Isa sa mahalagang bagay na dapat meron talaga ako. Ayan guys, meron na akong ganito na yung ipapakita ko sa inyo. Kaya lang sira na siya, yung mga zipper niya sira na rin. So kailangan ko na talaga ang palitan. At nagkataon naman na may upwards ako. So yun na lang yung ginamit ko. Ito yung bagay na sinasabi ko guys na mahalaga sa akin. Ayan, pitaka po. Pitaka wallet. So ang pitaka ko pala, ang wallet ay nagkakahalaga ng 1,399.75. So malapit na siyang mag 1,400. Ayan, so ito na lang yung kinuha ko guys sa bagay. Points lang naman ito sa upwards. Ayan, binili ko na lang ng wallet ko. Ayan, ito yung wallet ko guys. Alam nyo ba, mahalaga talaga sa akin ang wallet. Share ko lang sa inyo. Ayan, kasi yung pera sa tindahan guys ay nakahiwalay. At yung mga personal na pera namin ay nakahiwalay talaga. So yung ang laman dito ay dito ko inukuha yung mga bayarin namin sa kuryente, sa tuition, yung mga panggastos po namin sa araw-araw, kung ano yung mga pangangailangan namin, hihingi sila sa akin guys at dito ko kukunin. Yan, meron akong nakaseparate na wallet guys na para lang din yon sa tindahan. Every time na mag-grocery ako, yun po yung dala-dala ko. Kukuha lang ako noon ng pera pag ang paggamitan ko ay dito sa tindahan, ayan, pag mag-grocery, bibili ng kahit ano, mga gamot. Pero pag labas na po sa tindahan, yung mga expenses namin ay dito ako kukuha. Tapos pag may time na si Kring ay hihingi sa akin pang bayad ng kanyang mga tuition, yun yung sinasabi ko. So dito ko kinukuha pang bayad ng, si Kuya Dave nga ngayon ay umalis para magbayad ng kuryente namin. So dito ko kinuha. Kaya kunti na lang yung laman ng wallet ko guys, paubos na rin. At maghintay na naman kami ng katapusan para sasahod na naman kami dito sa tindahan. Ayan, mas maganda kasi guys na nakahiwalay yung pera ng tindahan at personal na pera natin. Kasi nga, nakokontrol po yung paggasto natin. Kasi nga guys, yung pera sa tindahan ay andyan lang yan palagi. Anytime, pwede tayong gagasto, diba? At walang limit kasi nga andyan lang siya. Pero pag may pera tayo na nakaseparate, malalaman natin at mamonitor natin kung magkano na lang ang natira ng ating personal na pera. Kaya mahalaga talaga sa akin na meron akong personal na wallet. Ayan, share ko lang ito sa inyo. Dalawa po yung wallet ko sa tindahan at itong personal na wallet ko sa personal din na mga expenses namin. Okay, so yung natira sa Upwards ko guys ay binili ko rin ng Head and Shoulder. Ayan, Head and Shoulders na 50% po yung isa. Tapos bumili din ako ng ayan, organic, Loxy Organic. Ito yung gi-review ni Nacro Chelicio Shambi. Ayan, gitry ko ito kasi nakita ko doon sa katabi lang ng mga pitaka na may mga Watson item na naka-display. So, sa halagang 2,000 pesos po na galing sa Upwards ay marami na po akong nabili. Itong mga nahawakan ko at saka yung wallet ko. Ayan, sa mga nagtanong pala sa mga viewers namin na may sari-sari store, yung makasari lang po sa Marlboro Upwards ay yun lang yung mga pinupuntahan ng mga panel. At hindi din lahat ng mga tindahan ay kasama sa kanilang mga promo. So, parang pinipili lang daw nila yung mga tindahan na pwedeng makasali. So, yun yung explanation sa akin. Okay? So, guys, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyong panunood, sa mga subscribers namin, sa mga viewers namin. Maraming salamat sa panunood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell para updated ka lagi pag may bago kaming mga videos. Ayan, kung meron kayong mga katanungan at pwede ko kayong sagutin, just comment down below lang kung ano-ano pa yung mga gusto nyo itanong kay Ate Rose at sa susunod na vlogs ay sasagutin ko. Ayan. So, hanggang dito na lang ulit. Maraming salamat. See you next vlogs. Bye!